It's nice to be back, mga boss. This is Jameer Goldfish. Long time no upload tayo dahil na-busy tayo sa opening ng ating second branch. Ang topic natin for today kung paano malaman ang potential grade ng rancho. Yan ang isa sa maraming tanong sa comment section natin kung paano malaman ang potential grade ng rancho. Tsaka SBST Oranda, Broadtail Oranda. Sa ngayon mga boss, tuturo ko sa inyo yung pagsipat ng potential grade ng rancho. Kasi kumuha tayo ngayon ng juvie size na 7cm na rancho. Ito ngayon si King, i-condition natin siya for breeding. Kumuha rin tayo ng male Indo na island born kay Boss MFL Goldfish. Ito siya, ito yung Indo na kinuha nating male breeder. Ito din yung breed ni Boss MFL Goldfish na kasabayan nito yung grow out challenge sa War of the Groomers. Medyo na-delay na yung pag-groom sa kanya dahil na-busy tayo, pero try natin habulin, gagawin din natin siyang breeder. Yan ang i-prepare natin kay King. Pinangalanan pala namin Kicks yung male Indo na breeder na kinuha natin kay Boss MFL Goldfish. Sana maganda yung kalabasan na pairing nila. Ito pala yung chef natin, si Chef Kuro. Ayan, ito na yung in-order natin na potential grade na rancho. Siyempre, acclimate natin siya ngayon for 20 minutes para hindi ma-water siya kang ating bagong isda. You know, quality. Maraming salamat kay Sir Mark Casas. Import din yung parents niya at saka award winning. Kaya maganda rin yung linyada ni Sir Mark Casas. Try natin ni groom. Update ko kayo sa progress niyan, mga ka-goldfish tambayan. Ito ngayon si King. Ang ganda rin ng mga pins ni King. Sa pagtingin ng potential grade sa ST, ayan, kailangan tayong-tayo yung dorsal. Pag lumangoy sila, kita niyo yung tail ni King, balanse. Talagang kahit anong angulo, pantay. Ganon din sa anal, kailangan pantay yung anal pin para masabing potential grade. Tsaka syempre, maganda yung katawan. Ito ngayon si Kicks. Yan ang pinangalan namin sa kanya. Itatry natin siyang i-pair kay King. Tingnan natin kung maglalabas ng magaganda pag na-breed natin sila. Itong rancho natin na potential grade, ang pinangalan namin Toguro. Kapangalan nung ST natin dati na Tiger, si Toguro din. Na-out na namin yung Toguro na yon na kay Boss Tango Gabna. Kaya ito, Toguro uli ang pinangalan namin. Kukuha ulit kami ng female na rancho na ganyan din ang color kay Sir Mark Casas. Ipe-pair din namin kasi ito male, yung kukunin namin na isa female naman.
Pero maliit pa to eh, mga 7 cm. Siguro wait pa tayo ng mga 3 to 4 months para ma-hybrid tong rancho na to. Ha-update ko kayo sa grooming namin dito. Pero indoor grooming tayo ngayon, di na tayo outdoor. Itong si King, ang tagal ng indoor neto sa store ko, sa first branch ko. Buti hindi kumukupas yung kulay niya. Siguro malaking tulong yung full spectrum light. Kasi laging nakabukas yan eh. Tapos high quality pellets din. Kasi napapansin ko sa ibang indoor na goldfish, pag walang full spectrum light, nagdadal yung kulay nila, nagpe-fade. Maraming salamat nga pala mga bossing sa walang sawang pagsuporta. Buti nakabalik tayo. Na-monetize na din yung YouTube natin. O hindi dahil sa inyo mga boss, hindi natin ma-achieve yun. Kaya maraming salamat po talaga. Ayan, release na natin mga bossing si Toguro. Toguro Ranchu line naman tayo ngayon. Bukas kukunin namin si Jeremiah naman, ipapangalan namin doon. Yung female rancho na ganyan din ang kulay. Eh, dapat sinabay ko na, sayang shipping talaga. Yan, gugroom natin to indoor. Tingnan natin kung mapapablock natin tsaka mapapaganda natin sila sa indoor. Oh, ito bossing, pag-usapan natin ngayon kung paano malalaman kung potential grade yung rancho natin. Simple lang yan mga boss. Yung curve nila, yung kumbaga yung batok nila, dapat smooth yun. Yung kaudal, yung buntot sa likod, dapat pantay kahit anong langoy. Walang fold, ganun din yung anal fin. Pero itong si Toguro, parang may kanto yung kaudal niya, yung buntot niya sa likod. Parang nakatope, pero pareho both side. Kaya goods yun. Kaya consider pa rin siya as a potential grade. Ayan, no, kita niyo yung curve. Smooth na smooth, walang kanto. Hindi parang Lego or Roblox yung batok niya. Kita niyo naman. Ayan, no. Smooth. Curve na curve. Sa experience ko lang to, mga bossing, ha, sa mga, syempre, sumali rin ako sa mga grow out challenge, online show, tapos tips ng team pins and curves. Yan yung mga natutunan ko sa kanila. Pero baka merong ibang magagaling dyan na mali yung pagsipat ko sa potential grade. Pero tingin ko yun lang yung simpleng pagtingin sa potential grade na rancho. Siyempre, number one na titingnan nyo dyan, yung swimming pattern. Kailangan balanse yung langoy ng isda. Nasa gitna, hindi yung parang hirap siyang lumangoy. Yung smooth lang talaga. Panoorin niyo yung mga previous vlog ko. Meron akong rancho doon na red-white rancho. Hirap na hirap siyang lumangoy. Parang pataas yung langoy niya, napaabante, parang nakatayo siya lumangoy. Yun, negative na yun. Kailangan, diretso lang siya, parang submarine. Paikot-ikot sa tank. Yan o, oh, ganyan o. Oh. Quality, maraming salamat talaga kay Sir Mark Casas. Ito yung FB ni Sir Mark Casas. Baka gusto nyo mag-avail ng rancho at saka mga import rancho, PM nyo lang siya mga bossing. Siyempre mga boss, palike din yung bagong branch ko. Yan yung page. Ayan mga boss, sana pumasyal kayo. At saka pwede nyo makita yung fish tank dyan sa resto. Ayan mga boss, habang nakain kayo, pwede kayong nakatingin sa fish tank namin. Dadaling ko na din dito yung mga tank ko na iba. Meron kaming isang pwesto dito na gagawin naming breeding area. Pag nakapag-breed kami, pwede kayong mag-pick up ng mga isda dito. Tsaka kumain na rin kayo syempre mga boss sa resto namin. Yun no? Baka mahilig kayo mga boss sa mga Japanese food. Yan. Freshly cooked yan. Makikita nyo, niluluto namin sa harapan nyo. Pati sushi. Ayan no? Nagtetempura yung master tempura natin at saka takoyaki master si Sir Louis Bernabe. Yan ang aking best friend, kababata ko po yan, business partner ko po yan sa bago nating branch.
sa Molino Bacoor, Cavite, Tobosing. Pag gusto nyong pumunta at mag-inquire, PM lang po kayo dun sa page namin sa Miyamoto Musashi Meadowood. Kahit bagong open lang kami, talagang na full house kami at saka ang daming deliveries at saka pick up, tapos daanan pa. Ang daming nakakita ng takoyaki, kaya maganda yung location, mga boss. Soft opening pa lang yan, mga boss, hindi pa po kami na grand opening. May mga viewers ako na dumadayo dun sa first branch ko. Meron pang taga Batangas, Laguna, Manila, para makita yung setup ko. Dito, mga boss, pasyal kayo. Meron din kaming setup dito ng mga goldfish. Tsaka nandito ako palagi ngayon sa second branch kasi tinututukan ko. Tsaka plano ko na rin dito mag-stay dahil magpo-focus ako sa breeding. Madami din kasing nag-PPM sa akin, naghahanap ng juby. Kaya try ko ulit mag-breed, mga bossing. Total, may pwesto naman ako dito sa second branch. Kaya try natin ulit, a-update ko kayo, mga boss. Yun o, habang nakatingin sa fish tank, mainit na ramen. Sarap kumain yan, mga boss. Dayo na kayo dito. Fully air condition din, mga boss, itong second branch natin. Kaya itong indoor setup namin sa resto, nilagyan ko ng heater yung fish tank natin para laging warm yung tubig ng aquarium. Okay, mga boss, hanggang sa muli, this is Jamir Goldfish is signing off. And God bless.